Okay, so nabasa natin Hebrews 6, 9-20. Ang title po nito is Strong Consolation. Strong Consolation. Sabihin po, may mga problema po ba kayo ngayon? Hindi na ako mag-fish ng ganito, pero ito'y halo na, no? Sa mga may problema, saka sa mga nangihina, may disappointment sa buhay. Okay, kanina, may kahapon, mayroon tayong success. Minsan, pag ganyan, kasunod yan, is ano na. Okay? Yung kabaligtaran na, yung hihina na, parang, yun na ba yun? Parang kulang, parang gano'n na ba gagawin ko sa buong buhay ko, pagbakasyon, naghihirap kami. Di ba, may kasama namang sarap, di ba? May kaunting ano, may kaunting enjoyment. Kaya nga sabi ko yung bad eh. Pero, naisip ko na yung bad eh, kasi sabi ko, ako yung nagbalik ng mga Bible eh. Sabi ko, paano yan pag may naandahit ng tao eh? Kasi schedule na natin yun eh, na ano eh, di ba? Half day, soul winning, umaga, hapon, family time na. Kaya iniwan ko na lahat doon. So, yun. Anyway. Bible. Okay, so, yun ang ating message for today. Strong consolation kung saan, pag tayo ay darating talaga eh, no? Sabi din sa aking outline, every now and then, Christians encounter grief, distress, and disappointment. Na hindi man lagi, so yung iba ay minsan nga halos parang wala, pero dumarating talaga yun. Stipe, parang ano to eh, minsan madrama naman, pero may mga times, di ba? Minsan masaya, minsan may mga disappointment. So mga bata masyado, wala pa yan. Itong sina mga bata pa, meron din yan, di ba? So parte yun ang pagiging Kristiyano. Naging Kristiyano kayo, hindi naman kayo niligtas sa lahat ng problema, di ba? Ang pagiging Kristiyano, una, niligtas kayo sa impyerno. Then, nag-ianak kayo ng Diyos. And then, saan pa kayo niligtas? So, sa mga problema, hindi tayo niligtas. Pero, dinideliver tayo doon. Wait, makikita natin from the time na tayo naligtas, iba na yung encounter natin sa mga problema. Hindi na katulad ng dati na parang wala tayong pag-asa. Ngayon, ay iba na. So, we can hope in the Lord, we can pray, and then we can expect na tutulungan tayo ng Diyos. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, so, minsan kailangan natin itong sinatawag na strong consolation. Sino nang namatayan sa atin? Medyo malapit sa inyo. Diba? So, yung mga ganong pagkakataon, medyo hindi pa ka malapit sa inyo pag talagang malapit yung mga first family. So, ako wala pa naman. Pinakaano ko lang, yung lola. Yung ibang ano ko, di ko naman nakakausap yun. Okay? Pero malapit talaga, wala pa eh. No? Pero pa, ini-imagine ko lang, sakali mangyari sa akin yun, di ba? Medyo magtatanong ka, Lord, ano ba to? Ba't nasaya na namin, tapos biglang ganito, di ba? So, hindi yung pwedeng forever na lang tayong mabuhay. Later yun. Kaya nga, ang trabaho natin ngayon, habang tayo nasa lupa, as Christians, kung ligtas ka, maligtas din yung iba. Diba, iligtas ng Panginoon sa pamamagitan mo rin. Pag-share mo sa Kanya, doon siya iligtas ng Panginoon. Amen? So, ganyan nga tayo nag-soul winning. Anong ginagawa natin? Ililigtas natin sila. Diba? Ang Panginoon tayo nagligtas, pero tayo yung ginagamit. Okay? Kaya we keep on winning souls. Ngayon, paano nga ba tayo, according to the Bible, ay magkakaroon nito? Actually, marami pong sa Galatians, sa Ephesians, diba? Sa Corinthians, especially sa Philippians, diba? Ang dami doon consolation, pero dito sa Hebrews 6, dito binigay sa ating outline na sinasabi ito, strong consolation. Ibig sabihin, hindi lang ito katulad ng kaya natin kinanta yung kaninang kanta natin. Sinasabi doon, well, why should I be discouraged? Okay, binisip nga ako kaninang word list, okay, huwag na yun. Ayan. Satanas yan. Okay. Ano ba ang ginagawa? Okay, may kalaban. Kalaban. Okay. So, ano lang to eh. No, so, maraming pwede mag-console sa inyo katulad ng kanta, katulad ng, ano ba, kaibigan nyo, di ba? Meron kayong mahal sa buhay, pag nakikita nalulungkot kayo, pinapatawa kayo, ganyan-ganyan, di ba? Inibigyan kayo ng words of encouragement. Pero, nasabi sa atin sa Bible, ang salita ng Diyos mismo, ang Diyos ang nagkoconsole sa atin. Okay?
Kasi nga naman, kanina may kaibigan ka. Kapag talagang down na down ka na, pwede mong isipin, ay, ginasabi mo lang yan. Pwede mo sabihin gano'n, di ba? Again, huwag mong gagawin yun. Kinoconsole ka na nga, sinusubukan ka na nga So, pero minsan kasi ako, may dumating din sa point ko na gano'n. Minsan sa trabaho, may boss mo, ay, pagod ka na. Kasi lilibre ka, dito wa ka naman. Pero minsan may isip mo, kaya mo lang ginagawa yun para, anong negative na pumasok sa utak mo, hindi na akong babanggit. Pero, di ba? So, pero alam niyo, ang Diyos, pag ang Diyos ang nag-console, totoo. Okay? Yun yung pag-uusapan natin ngayong umaga, walang, sabi dito, walang unrighteousness sa Kanya. Okay, mamaya, pupunta tayo doon. Okay? So, number one, paano tayo? Okay, things that give us consolation. Ito yung sub-point. Ang ating title ay strong consolation. So, tingnan natin ngayong umaga. Sabi dito sa verse 9, ganitong mag-console ang Panginoon. Sabi dito, but beloved, okay, this is written by Paul, actually. Nung iba, diniwala na si Paul ang nagsulat ng Hebrews. Sabi ko sa kanila. Pero ito ay sinulat ni Paul sa mga, parang general epistle to, but especially to the Hebrews. Mga Kristiyano na dating Udyo. Okay? So, meron silang mga pinagdadaanan. At actually, yung pretext nito is mga false brethren. Okay? Ito yung problem text na tinatawag nila na, ano to, kapatid ba to? Tapos yun, hindi naniniwala. Okay? So, imagine nyo kung andun kayo, di ba, sa church. So, andito na kayo, nag-praise the Lord na kayo, tapos inaasahan nyo lahat ng mga nakakausap natin dito, mga totoong Kristiyano. Mas bandang ulo, si brother, si sister. Mandang ulo, iba na yung sinasabi, aalis na. Tapos may masama pang sasabihin sa church. Diba? May mga ganun eh. Ito yung nangyari dito. Kaya sabi dito, if they shall fall away, ano na yan, wala nang pag-asa yan. Okay? So, matindi itong context nito. So, yung panahon nila, marami ng false brethren, lalo ngayon. Mga false churches, mga false prophet. Kaya ngayon, sinasabi ni Paul dito, sinasabi niya, but beloved, we are persuaded better things of you. So, isabihin, number one is, we are counted better. Yun ang first point. We are counted better. Ibig sabihin ganito, medyo parang ang babaw lang, ano? Magaling ka sa kanila, di ba? Diba, pag, kunwari, may, kunwari, natalo, kunwari, sa basketball, kunwari lang, ha? Illustration lang. Tapos, alam mo na, yung mga young people, talagang down na down. Natalo tayo, naghirap-hirap tayo, pahabol-habol tayo ng bola, pahabol-habol tayo ng oras, diba? Tapos talo lang tayo, di ano nga yun, di down na down na, diba? Ano sabihin sa inyo nung ano, iba? Para i-console kayo. Para kayo ay hindi masyadong umiyak, diba? Sabihin, mas magaling actually kayo dun eh. Na, medyo na ano lang kayo na minalas na yung mag-un believer, minalas lang kayo. Kaya dinaya kayo ng ano man yan, yung referee. Diba nga ganun, anong ginagawa nung pag kinoconsole mo ibang tao, parang binibigyan mo sila ng pampapuri kahit talo sila, parang ganun. Tinitingnan mo yung the brighter side, di ba? Kaya kasi sabi ng Panginoon dito, parang actually, mas better kaysa kanila. Di ba? Parang kaya sabi, pero sabi dito, persuaded. Ibig sabihin nito, hindi siya nang bobola. Alam ko talaga na better kayo sa mga umbali sa church natin na mga loko-loko na alam mo na talagang kala mo okay pero hindi pala. Okay? So that's one of the ways that the Lord persuades. So ganyan, ganun din tayo dapat. Kapag nakita natin na parang, again, yung lagi natin example kasi si Daddy, naalala ko, laging prayer niya, dumami tayo, is tama rin naman, no? Pero hindi tayo nag-focus doon. Diba? So inisip ko lang, lagi siya, dami nila, magpupunta sila na ito, so talagang, ganun, hindi makaligtas. Pero madami sila. So, minsan parang nadadown ka. Ewan ko si Nabad kasi galing to ng ibang church. Si sister din. Di ba? Ibang church. So, tayo dati. Catholic tayo eh. So, bakit nga ba tayo pumunta dito sa maliit na church? Anong meron dito? So, sabi dito, you are better. Amen? This is better kasi ligtas ka. Kahit pa ikaw ay kunti tayo, mahirap tayo. Aba, we are better. Tingnan natin yung talagang better tayo kahit kung tayo. Kasi, una, yun ang nangyari din sa early churches, di ba? Sila ba yung napakaraming in-approve sila ng mayor, in-approve sila ng governor, ganun ba sila? Hindi.
dahil sila ay malapit sa kalooban ng Diyos, anong ginagawa nila? Anong nangyayari sa kanila? I mean, diba sila yung pinipersecute, nagmumukha silang kawawa. Pero sabi sa Bible, we are better. Amen? That's the first point. We are counted better. Ang tingin sa'yo ng Diyos, better ka. Hindi ka loser. Kahit mukha kang loser. You are better. Amen? Yun ang totoo. Una sa lahat. Hindi yun ay pambobolo lang para, eh, para lang ano, matuwa siya, bubulahin ko. Bible to, bubulahin ka ba ng Bible? Hindi mo kailangan bubulahin ng Diyos. Pinapakita lang niya yung totoo. We are persuaded better things of you. Hindi ka katulad nung mga yun na mga peke. Therefore, imagine nyo kung ikaw yung kung hindi ikaw, kung ibang tao na may kilala ka, si Mr. Y, kung sino man yun, na siya ay umalis dito, tapos napakaganda ng church natin, tapos aalis siya dito. Anong sabihin nun? Ibig sabihin nun, kahit sa siya mapunta siya sa magandang church, aalis din yun. At kung manatili mo siya sa isang church, hindi magandang church siya, bakit siya itotolerate doon, di ba? Or at least magbago siya, yun ang maganda, yun ang pinaka best case scenario. Magbago siya, hindi we should not feel something na si ano, hindi na umatin dito, bakit kaya nung something, kaya hanapin ka pa ba dito? Diba? Minsan yung kasi ang mapupunta sa isip talaga natin, di ba? Kaya minsan inaano ko, tinitingnan ko kayo. Amen? Sabi, we are better. Okay? At number two, we are saved. Okay? Madalas yan sa Baptist preaching. Number two, anong pang-ano sa atin ng Panginoon tsaka ng mga lingkod ng Diyos? Sabihin natin talagang lagpak ka, ganun. Talagang totoong may kasalanan ka tapos talagang pinarusahan ka. Diba? Ano yung sinasabi ng Diyos na madalas ng Bible tsaka ng pastor? Diba? At least ligtas ka. Yun ang totoo. Kasi yung iba, kahit ikaw ang pinaka-backslide na Kristiyanong totoo, tingnan mo yung iba, ang dami nila, hindi sila ligtas. At minsan yung kaligtasan, ang hirap nilang intindihin. Kahit mahirap, madali lang dapat intindihin yun, di ba? Yung ngayon, kahapon, si Mr. Alex, kausap namin, ang daming alam sa Bible. Kaso, salu-salungat. Hindi mo alam kung saan siya pupunta. Sabi niya kanina, kailangan, no, gumawa ka muna kahapon. Sabi niya, kailangan gumawa ka muna. Sabi sa Bible, sinong kaya maging lahat tayong makasalanan? Oo nga, actually, lahat tayong makasalanan. So, anong point nyo? Tapos, nagkinuwento pa siya sa baptism na, anong kinalaman nun? Hindi rin niya ma-point out, tapos bandang uli. So, parang nakakawa kasi, I believe nag-aral din siya eh. Kasi alam niya yung mga kwento, at least. Tapos yung judge lot na yan. Sabi, hindi, huwag mong husgahan kasi. Ba't mong husgahan? O, nasa Bible yun, di ba? Huwag ka mag-husga. At yung binasa ko sa kanya yung buong context. Bandang uli, agree rin pala siya. Ano ba talaga? Diba, minsan, ganun kahirap minsan maintindihin yung kaligtasan. Hindi dapat mahirap, pero nagiging mahirap para sa iba. Nagiging mahirap para sa iba. Kaya ngayon, kung ligtas ka ngayong umaga, dapat ma-realize mo na gabi yung kaligtasan na yun, yung blessing na yan na binigay sa amen. So, yung number two. So, number one, we are counted better. Number two, ligtas ka. Kung na de-depress ka, okay, meron ka distress, grief, or disappointment, ligtas ka, okay? Huwag mo kalimutan yun. Dapat ano ka, hindi ko yung, minsan talaga nag-sorrow tayo, sabi sa Bible, pero hindi katulad ng iba na walang pag-asa, na without hope in this world. Hindi tayo ganun. Konti lang, sandali lang tayo, malulungkot, ay, hindi ako nakakain ng masarap ngayong halinggo. Ganun. Kaya pagkain yan, blessing na Diyos, maraming masarap, di ba? Kahit sa kanto-kanto, sarap ng pagkain. Huwag lang masobra ng asukal. Okay? Pero maraming blessing yung Diyos. Pero minsan, pag hindi natin na-reach, yung pangarap natin sa age 25, dapat may asawa na ako, isang anak, at may bahay lupa na. Ganun yung pangarap mo. Hirap na pa rin minsan yun, di ba? Pero yung iba, mayroon ganun. But anyway, nadi-disappoint ka, anong kailangan mong gawin? Alalahanin mo na ikaw ay better dito sa mga nakaka-discourage sa mga taong to, mga backslider, at yung ibang false brethren, okay? You're better. Number two, you are saved. Verse 9 pareho yun, okay?
And then, dito tayo magtatapos tuloy. Agap eh. Magtatagal, no? Sabi dito, so ito yung gusto ko sana ng title, kaso nga lang, napakasikat na nito, no? Lagi itong binabanggit. Sa verse 10, sabi dyan, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, okay? Which ye have showed toward His name, and that in ye, that ye have ministered to the saints and do ministers. Tagalog, okay? Kasi, bakit ba tayo na di-distress minsan? Bakit ba tayo na di-disappoint? Bakit? Kasi nga, especially yung context dito, ito yung mga tapat. Okay? Sino yung mga tapat dito? Diba? Hiya kayo, diba? Ganyan yung mga tapat eh. Hindi yung masyado, oh, kami! Diba? Gawa ka lang ng gawa. Gawa ka lang ng gawa. Bahala ng, sabi sa Proverbs, diba? Let a stranger praise thee and not your own lips. Tama yan, okay? But anyway, sabi dito, pagtrabaho ka ng trabaho, tapos parang konti pa rin natin, so 1 year, isandaan na tayo, mga ganun ba? So nakaka-distress, nakaka-disappoint. Pero sabi ng Panginoon, hoy, alalahanin mo, ang Diyos ay, ano yung unrighteous? Sinabi unrighteous, hindi siya matuwid. Ibig sabihin, nagtrabaho ka, na-expect mo, matataas yung sweldo mo, hindi naman. Di ba? Ikaw ay nagtabaho ng gusto mo, papuriyan ka, hindi naman. So, unrighteous yun. Ibig sabihin, dapat, gawin niya yung tama. Pag nagtabaho ka, ang usapan niya, promotion man yan, or sweldo, or bonus, or papuri man lang, okay, or tutulong ako sa ang bagay, di ba? I-expect mo, gagawin niya yun. Pero pag di niya ginawa, tawag doon, unrighteous. Itong taong to, di tumutubod sa usapan, di ba? Kasi sabi ng Bible, sabi dito, hindi ganun ang Diyos, di ba? Alalahanin nyo, so number 3, God is not unrighteous to forget. Ang Diyos ay pag may sinabi siya, tapos ginawa mo, okay, soul winning, taging ganun ang point natin eh. Marami dyan na ang feeling natin, kailangan natin magtrabaho para maligtas. Magpakatawid, maganda yung magpakatawid, kaso pagdating sa kaligtasan, naku, kulang tayo. So hindi yun ang para ng kaligtasan. Kaya iba, bihira, siguro sa 10, isa lang yung mga encounter ko na pagtanggap sa Panginoon. Ligtas ka na ba? Opo. Bihira yun. So, anong ginagawa natin sa kanila? Sabihin natin, di ba itong pangako ng Diyos? Tumanggap ka sa Kanya, bibigyan ka ng regalo. Pag tinanggap mo yung regalo na yun, ligtas ka, anak ka ng Diyos. Sabihin, oo nga, no? So, ano, ligtas ka na ba? Tinanggap mo ba siya? Depende nga sa'yo kung tunay ka. Eh, kung hindi ka tunay, di wala na magawa sa'yo, di ba? Kung tinatawanan mo yung paliwanag, tapos kung ano iniisip mo dyan. Pero kung totoo ka, sabi ng salita ng Diyos, ligtas ka. So, ganun din dito ngayon. Ito, hindi na pa, ang context ito, hindi na kaligtasan. Pretext yung kaligtasan. Ito, ang context ito ay, yung mga trabaho mo, na pinagpagal mo, naglingkod ka ng gusto sa Diyos, tapos nagkaroon ka ng disappointment, kasi may mga iniisip ko, baka naman baliwala to, di ba? May mga ganun bang bata? Sabi, baliwala na yung pagsunod ko kay nanay. Kasi nag-i-expect ka ng reward. Which is, hindi naman masama minsan, di ba? Kaya sabi dito, kung naiisip mo yun, akala mo, wala nang mangyayari dito. Church-church pa ako, nakaka-sampung buwan na ako. 10 buwan pa lang. Ang pagiging Kristiyano, dekada yan, mga 20 years. Pag walang ginawang mabuti sa'yo ng 20 years, sabihin mo sa akin, imposible yun. Mga 3 taon pa yan, may makikita ka ng concrete blessing na kahit kumpara mo sa iba, wala sila nung meron ka pag nagtapat ka sa Diyos. Okay? God is not unrighteous. Ay, nakalimutan ko, pagpapalain ko sana si Stephen. Hindi makakalimutan yun. Ang Diyos, diba? Nagbasa ka ng Bible, nag-recite ka, nag-quiz ka, eh, talo naman ako lagi. Nakapag-aaral ka pa rin. Saka nakakita ng ilang taong ka na, Stephen? Peter? 8? Oh, saka nakakita ng 8 years old na alam yung mga alam mo ngayon. Dahil binabasa yung inaaral mo. Diba? Karamihan ng 8 years old, puro laro alam nun. So, blessing na yun in your part. So, God is not unrighteous. Sabihin mo, wala namang ginawa sa akin ng Diyos. Ano ka? Gusto mong pala, isa-isayin ko sa'yo. Okay? Kaya sabi doon, that ye have showed toward His name. Yun ang importante. Ikaw ba ay naglilingkod sa pangalan niya? Yun ang tanong. Kasi yung iba, pag naglingkod ka, para kumita, para magpa-impress, lalo kang madaling na-discourage, tapos bandang ulit, sabi mo, ba't ko nga ba ginawa to? Eh, ikaw rin pala yung peke. So, siyempre, hindi mo maklaim sa Diyos, Lord. Where's my reward?
Hindi ka rin gaganong kasi hindi mo nang ginawa sa pangalan niya. Kaya importante na tayo naglilingkod sa kanyang pangalan. Ibig sabihin nun, sa kanyang pangalan. Ibig sabihin nun, para maluwalati yung kanyang pangalan. Yun yung sabihin nun. Okay? Gusto mo mag-soul winning para maraming maligtas dahil yun ang gusto ng Diyos. Mahal niya itong mga taong ito. Tatama rin ka. Diba? Again, may mga exception katulad ni yung kahapon. Wala talaga eh. Kuya, pwede ba ako muna magkasalita? Kasi pumunta ka dito para mag-share ng salita ng Diyos tapos ako makikinig sa'yo. Yung ibang ganun, yung iba ganun eh. Yung nagkakwento ibang mga ganun sa amin. Pinakinggan niya ng matagal, sabi niya, eh, pagtsagaan lang natin. O, ano nangyari? Yung iba na dapat maligtas sana, wala na. Ang hindi mo alam, dapat minsan, ganun yung talaga yung mga taong ganun. Para maintindihan nun, ba't ako iniwanan nun? Kala ko po, ah, siguro may mali sa akin. Diba? Sana maisip nila yun. At in that case, that is also, ano, parang ka rin nagtanim sa kanya. Tawag doon sinasabi natin, seed planted yun. Kahit negative. Iniwanan ako ni Pastor, bakit kaya? Mag-isip siya, siguro, ano, kung may something lang sa akin na kinakausap na nga ako, siya na ako, tapos ako gusto ko, ako magsalita. So, sana maisip yun. Amen? So again, minsan ang hirap, di mo alam minsan, pero malalaman yun, especially kayo sumasama soul winning, minsan kahit na hindi nyo naaral dito, nakita nyo na example ni Pastor, alam nyo na. Kaya sumama kayo soul winning, amen? Yan, kaya sabi niyan, hindi lang yun, sabi nito, tingnan nyo. Hindi sinabi sa Bible na lahat ng tao paglingkuran natin. Again, yun yung mga blanket approach ng mga unbeliever, ng mga politically correct eh. Pag sinabi sa'yo, ba't ba nag-soul winning? Ba't doon, di ka nag-soul winning? Ako nga, no? Sorry, ah, sorry. Ganun yung ibang tao, eh. Para ka lang manigate, para man-neutralize yung ginagawa mong maganda, para lang sabihin nila, sarili nila, uy, kulang pa yan, eh. Huwag mong sabihin ako, di nag-soul winning, kasi ikaw, kulang ka pa. Ang tawag doon, raising the bar. Ibig sabihin, parang hindi, para lang may masabing mali sa'yo, kasi sabihin sa'yo, kulang pa yan. Okay? Tingnan nyo dito sinasabi ng Bible, di ba? To whom? Yung ministry na ginawa nila. Kanino nakafocus? Siyempre sa unbelievers, pero especially sa to the saints. At sabi kasi dito, hindi lang sila isang beses naglingkod, sabi dyan, ginawa nyo, tapos patuloy kayong ginagawa. Patuloy nyong ginagawa. I mean, nakita nyo ba yan? Sabi nyo, in that, you have ministered to the saints and do minister. Hindi natapos lang. Okay? Pag ganun daw kayo maglingkod, okay? Hindi lang sa soul winning, sa church, pag nasa church na kayo, discipleship time na. E kunwari, ano yung mga pwede mong gawin dito na para ma-encourage yung mga, syempre, yung pastor yung nag-preach, ano gagawin mo? O yung sinabi ng pastor, sasalungatin ko. Ganun ba yun? Baliktad nyo. So, parang mong kinalaban yung purpose ng salita ng Diyos. Finish ng maayos, tapos sasabihin mo, ayoko niyan. So, hindi. Ngayon, parang mag-minister ka ngayon sa mga lingkod, sa mga ligtas na, ano magayin mo? Sisigundahan mo yung sinabi ng preacher, di ba? So, di ba sinabi ni Pastor ganyan? Ba't mo ginagawa yan? Okay, sabi ni Pastor, lesson natin last Sunday, magtulungan tayo, tapos sabihin mo ngayon, wala akong pakialam kung anong mangyayari sa church, di ba? So, sigundahan mo, okay, mag-minister ka, hindi sa lahat ng tao, kung kaya mo, sure, pero realistically speaking, hindi nga pwede. So, unahin mo yung mga unbeliever na para maligtas, at pag yung mga ligtas na sila, ito yung talagang paglilingkuran mo. Nung sabihin mo, naglilingkod ako, no? Pinaglilingkod ako to ibang tao, pero tuloy-tuloy, tapos unsaved naman. Diba? Nakita niyo ba yun? Hindi pantay, ano yun? Parang hindi pantay. Talagang hindi pantay. Yun ang sabi sa Bible eh. Meron tayong focus sa church. Ang focus mo dapat. Kasi dito magkakilala na tayo. Ito, ligtas daw, ito, ligtas daw, ligtas daw. Sinong gusto kong gawing best friend? Sinong gawing kong gustong magpakabait ako? Mas mabait ka doon sa kaibigan mo ang believer. Ganun, tama ba yun? So, ganun dapat. Amen? So, that is number 3. Though actually, medyo yun na yung actually pinaka-point natin. Ang Diyos ay hindi unrighteous na kalimutan niya. Kaya, kung hindi kakalimutan ng Diyos, i-reward ang kanyan, i-deliver ka rin niya. Dapat, ang consolation mo ay strong. Hindi ka basta-basta
mabibigati at tuloy-tuloy. Hindi dapat. Mapagdating ka man, oops, mamaya yan, may encourage ka na pag naalala mo na ikaw ay better, ikaw ay ligtas, at ang Diyos ay hindi makakalimutin. Okay? Number 4 sa verse 11, sabi dyan, and we desire that every one of you do show the same diligence. So, parang sinasabi niya ngayon na hindi lahat pala sila ganun naglilingkod. Nakita niya ba yun? Inan niyo yung mga verse para natuto kayong mag-interpret. Sabi dyan, okay, naglilingkod na kayo. Okay? At sabi niya, sa 11, and we desire that every one of you do show the same diligence. I mean, kung yung iba sa atin, hindi pa siya doon naglilingkod, kaya nga ginagawa natin example, yung alam mo na, naglilingkod na maayos, para yung mga hindi pa masyado naglilingkod na maayos, ano ba? O yung mga bata na hindi pa nilalam, gagawin talaga eh. So nakita niyo, si kuya, si ate, naglilingkod na maayos, ganun din dapat kayo, okay? Same diligence, kung masipag sila, ganun ka rin dapat. Pero ito yung consolation part, sabi dyan, to the full assurance of hope unto the end. Okay? Bakit tayo naglilingkod ng maayos? Kasi sigurado tayo. No, assured na, full assurance. Ano yung full assurance? Ano insurance? Iba yan, kaya ayoko yung insurance na yan eh. Kahit yung SS na yan, okay, okay na rin yun kasi wala. Tsaka wala tayong magawa, eh, batas eh. Ginawang batas. So, minsan pero pag kinalculate mo yan, parang minsan lugi-lugi ka pa eh. Dunoy mo, baka mintis ka lang ng isa, parang ako, parang may mintis daw ako, wala naman akong mintis. Eh. Company yan eh, pag nag-mintis sila, ano magagawa mo? Diba? So, ba't ganun? Kasi ang laki ng kita niya, kasi nga, pag kinumpound mo ang pera, palaki, mas malaki ang mga pahira mo, mas malaki ang returns niya, tapos ang returns niya sa atin, ganun lang. Anyway, ganun din sa mga insurance-insurance na yan, di ba? Yung college plan nga ngayon, wala nang ganyan. Kasi nakita nila, ay pabira, lugi sila. So, bandang uli, nabalitaan niyo ba yung sakap, di ba? Nalugi sila, yung ibang insurance company, nalugi. Ibig sabihin, insurance na hindi insured. Ganyan sa lupa. No? Kasi ang insurance mo lang na may pera pa sila at hindi nila kukunin yun. Pero sa langit, pag sinigurado ka ng Diyos, no? Siya ay not unrighteous, though, ibig sabihin, righteous siya. Nasa kanya lahat, sa kanyang funds, unlimited. Hindi mo nauubos ang pondo ng Diyos. Pag nangako siya sa'yo, hindi lang langit, pati minsan sa lupa, pag gusto ka niya pagbalain dito, illustration para sa ibang tao, na, oh, ito, lingkod ko, pinagbala ko. Sigurado yun, amen? E sabi dyan, hanggang sa wakas, unto the end. Okay, so ganyan ang assurance ng Diyos. Meron tayong assurance sa kaligtasan, tapos na tayo doon. Pero dito, pinag-usapan yung paglilingkod natin. Kung naglilingkod ka ngayon, yung rewards na dina-asap mo, okay, lasap, ano yun? Asam mo. Na minsan di mo nga ma-specify sa Diyos, okay lang yun ako. Ganun din minsan, sabi kasi sa Bible, minsan, yung bibigay niya sa'yo, hindi mo alam, di ba? Jeremiah 33:3. Ang sabi doon, call unto me and I shall answer thee. And shall, ano yun? Show thee great and mighty things that thou knowest not. No? May bibigay ako sa'yo, gusto mong sabihin mo, kunwari, yung mga magulang, madalas ang gusto lang naman sa mga anak natin, makakain kami, makapag-aral, mabuhay, tapos na, Lord, yun lang, gusto ko. Eh, nagtapat ka ngayon. May pinakita ba sa kanya yung anak mo pala, hindi lang basta lang kapag-aral, naging magaling pala talaga, umaman ka pa, hindi mo na dinisar yun, binigay pa ng Diyos. At meron palang ganung blessing, no, na hindi lang basta, hindi ka lang may yaman, may ano ka pa, sabi natin may paggalang ka pa, respeto ng ibang tao, uy, ganun pala yun. Diba? At marami pang iba na magugulat ka na lang bibigay sa'yo pag ikaw ay nagtapat. Unlike pag hindi ka nagtapat. Amen? So sigurado yon sa paglilingkod. Hindi mo dapat ma-depress, hindi ka dapat ma-depress. Bakit? Kasi sigurado. Kasi pinangako ng Diyos, sigurado yun. At hindi lang sigurado, siguradong-sigurado, full assurance. Full assurance, hanggang wakas. Amen? Amen? So, next na tayo. Sabi dito sa verse 12. Ito yung wag nating mamimiss. Okay, sabihin na natin, alam yung mga ibang preacher, masyadong, ano eh, masyadong hindi balance. So, puro magandang nakinig ko kanina sa preaching.
Darating yun, darating yun. Kahit anong mangyari. Sige, mautulog muna ako dito, ha. Nahihintayin ko na yung blessing. Pag binasa mo yung buong context, sinasabi dyan, that ye be not slothful. Isa mo, huwag kang tapad. Okay? So, sinasabi dito na sigurado siyang pagpapalain, kasama kasi nun, yung, hindi mo siyempre, very basic na yun, pag wala kang ginawa, tamad mo, para magpapalain ng Diyos, eh, direct ang opposition yun sa kanyang pangako. Hindi naman niya pinangakong matulog ka at pagpapalain. Hindi ganun. Old Testament, New Testament, sabi sa New Testament, kung hindi ka nagtabaw, huwag kang kumain. Ha? Minsan, pa-practice natin yan, ay, mga bata. Para maintindihan nila. Ngayon, totoo. Kasi prinsipyo ng Bible yun, eh. Na, pag talagang ito, medyo malaki na, hindi nagtrabaho, huwag daw kumain. Huwag mong pakainin. Maano niya. Matututunan niya yun. Sino ba nagsabi na? Diyos pala nagsabi yun. Naku, delikado ako. Ayan. So, hindi ka na ngayon. Ngayon, magtrabaho ka na. Bandang uli, may enjoy mo na yun. Parte pala ng tao, ng buhay ng tao, yung pagtrabaho. At maganda. Maganda yun. Magandang part ng buhay natin yun. Masaya yan. Pag nagagamit ka, okay? Say yan. Kaya sabi nito, don't be slothful, huwag kang tamad. But followers of them who, pansinin nyo yan, ha? Who through faith and patience inherit the promise. So, point number 5, hanggang 6 lang to. Okay, sabi dyan, we are counted better, we are saved. God is not unrighteous to forget. We have full assurance, pero sabi sa 12, bakit hindi tayo dapat ma-distress? Bali tayo mawala ng pag-asa. Kasi sabi sa verse 12, hindi naman ikaw lang ang sinabihan ng Diyos na, uy, magpakasipag ka. Uy, maglingkod ka ng gusto. Hindi lang ikaw yan. Diba? Pag na-realize mo na hindi nga lang ikaw, diba may mga sinusundan ka lang, eh. Yung mga dating mga nagtapat, ano nangyari sa kanila, pinagpala sila ng Diyos. Diba? Na sila din, diba? Mga dalas, mga kwento ng preacher, ganun. Ako ba, dati nagbabasa ba ang Bible? Hindi rin. Pero nakinig ako, pinagpala ako. Yun ang totoo. Sundan natin sila. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Sinusundan niya na kayo ngayon. Tinuturuan kayo ni Paul. Oh, anong gagawin nyo? Sundan nyo ako. Sabi ni Paul, kasi ako'y sumusunod sa Panginoon. Ganun din tayo. Hindi natin kailangang ma-distress, ma-disappoint, kasi sundan natin yung mga ahead of us. Point number 5, God has already used several people. Hindi lang ikaw. Madami na, okay? God has already used several people ahead of us. Nauna na sila, susundan na lang natin sila. Ay, ngayon, yung iba peke. Oh, yung iba medyo nagkamali. Huwag mo nang sundan yung pagkakamali nila. Eh, wala namang perfecto. Yun na nga, eh. Huwag mo sundan yung pagkakamali nila. Okay? So, yun ang maganda sa Baptist, independent tayo. Hindi na sa pwede sabi, eh, si pastor mo, ganyan yan, eh. Ano ngayon? Di ba? Andito yung Bible, ang sino yung head of the church last Sunday? Ang Panginoon ang head of the church, eh. So, pag may sinabi ang Bible, ang Panginoon, tapos sinabi ni pastor iba, dito ako susunod. Kasi naputol na yung ating umbilical cord na tayo humiwalay. Ganun ang Baptist. Na hindi kaya kahit kailan gawin ng mga victory nila na CCF. No, hindi nga mga leader nga nila, hindi ligtas, eh. Makakahiwalay pa sila. Kaya naniniwala ako doon, kaya iba doon, gusto doon kasi mapera. Bahala kayo dyan. Sige, sa inyo na yung pera nyo. Okay? Sa inyo na yan. Pag hindi kayo lumago, mga taga CCF, victory, wala kayo ba sisisihin? Gusto nyo dyan, eh. Okay, hindi na kayo nakapag-isip. Bakit mga Baptist nakakapagsarili? Kasi ang Panginoon ang head ng church, wala nang iba. Siya ang magsusustain sa atin. Tapos ang usapan, babay na. Pero may fellowship tayo sa Mother Church, di ba? Last time, andun kami. Pero, ano ba yun? Ngayon, okay, marami na nagtapat, na nauna sa atin. Tingnan natin sila. Tingnan natin yung mga kwento nila, yung mga hymn writer again, na binabasa ko sa Isaac Watts. Napakatalino pala nun. Lalo sa Isaac Watts. Hymn writer lang yun, pero meron din siya mga ni sinulat about logic, na nauna pa siya kay Kant, Immanuel Kant. Mas nauna pa siya dun.
At yung libro niya, dating ginagamit, ewan ko lang ngayon, ha? Ginagamit yun sa mga prestigious university. So, ngayon, kung kayo, mga Kristiyano kayo, tinitinay, inaaral niyo yung Bible, hindi niyo alam mag-aaral sa Harvard, sa Cambridge. Kasi direkta na natin inaaral yung salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Okay, kaya ngayon, yun yung number 5 at second to the last natin. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, huwag kang ma-distress, huwag kang ma-discourage. Kasi hindi lang ikaw yung dumaan sa ganyang paghihirap. Ba, nahihirapan ba kayo kahapon? Layo ng nilakad, gala na. Gala yung bagay, nag-soul winning muna tayo, di ba? Bago tayo. Pero soul winning pa lang, medyo ano tayo, konti lang nilakad natin. Pero yung gala, doon tayo sa nahihirapan, di ba? So, okay magreklamo, amen? So, wala tayong quiz mamaya para consideration lang, okay? Pero may soul winning tayo mamaya, amen? Last! Bira, last na. Natuto ba kayo? Amen. Amen. Number 6. Ito yung mga pinaka-ano natin. Medyo natagal tayo dito kasi ito na yung pinaka eh. Yung ating strong consolation. Medyo nagkwento ang Panginoon dito ng medyo mahaba. Okay? So, kilala nyo ba yung Melchizedek na yan? Yes. Okay? So, from verse 4, binabanggit na siya eh. Okay? Kasi nga, ang kwento ng Hebrews para sa mga, nakafocus siya sa mga Hebrews na mga dating, siyempre, sumusunod na rin sa Judaism na may mga tamang, maraming tama sa dun eh. Maraming tama sa kanilang practice, marami ding nadagdag na mali. So, isa sa mga sinasabi sa kanila sa Psalms, okay? Again, si Melchizedek, ang kwento niya sa Genesis, pero sa Psalms, sinasabi sa kanila na binanggit si Jesus or yung Messiah ng panahon nila na mayroong isang Melchizedek na sino ba yung Melchizedek? Masabi doon, siya ay priest. Ang priest, ito yung naglalapit ng tao sa Diyos. Nilalapit niya yung tao sa Diyos. Diba? Especially si Melchizedek. Ang tataka ka, ang mga high priest na alam natin, karamihan, mga sons of Aaron. Eh, Moses pa yun. Eh, sons of Moses, Exodus na yun eh. Ito Genesis pa lang, Abraham pa lang. So ngayon, pag inag-aralan mo, anong symbolism, sino yung nire-represent ni Melchizedek na napakaaga na si mismong Abraham, diba, alam niyo yung diba, Noah, tapos lahat na hindi na nagtapatas, bigla nag-umpisa si ang Panginoon kay Abraham ulit. So we expect natin si Abraham yung unang prophet ulit. Pero sandali, meron siyang inoferan si Melchizedek. So napaka-mysterious nito, nung especially nung sa Psalms lang, sa mga Judaism, pero sa mga Hudyo, I mean. So, pero binabanggit ngayon sa Hebrew, sino itong Melchizedek? In-interpret para sa atin kung sino si Melchizedek, ano yung kanyang role sa Bible. Sa Genesis and then sa Psalms, na binanggit doon na siya ay ito yung mga sabi natin dito kanina. So, ano yun? So, verse 13, dyan nag-umpisa, di ba? Sabi niya, for when God promised to Abraham, o yan na, anong pinangako niya kay Abraham? Ang pangako niya doon is yung pito, di ba? Naalala niyo pa yun? Okay, I will bless thee that bless thee, and curse thee that curse thee, shall be father of all nations, and all the families of the earth shall be blessed because of thee. Okay, ano po yung iba? Ilan na yun? 5. Malimutan ko na yung 2. But anyway, anyway, ang natira na lang doon, kung naalala niyo sa akin, kay Israel, and then kay Isaac, and then kay Jacob, yun na lang, yung maliligtas ang mga tao ay pagpapalain, lahat ng pamilya ng mundo ay pagpapalain sa pamamagitan ng Abraham. At yung interpretation natin doon ay hindi lang mga Udyo. Sabi doon, all nations. Yung iba sabi, all families. Kasi iba, all nations, all families, all nations. Ano sabihin nun? So, lahat ng nations, lahat ng tao ay hindi lahat-lahat, pero ibig sabihin lahat ng nation, bawat nation ngayon may mga ligtas na. Napansin nyo ba yun? Kahit sa ating naman yung mapa, demographics, 90% Muslim, 1% Christian. Okay? Lahat mayroong Kristiyano at kahit minsan napakaliit sa iba, still, yung mga nanampalataya katulad ni Abraham ay pinagpala. Okay? Medyo mabilis lang yun, ha? Kaya sabi dito, ito yung matindi dito, kaya medyo ano ka, pakinggan nyo ito ha.
Sabi dito, for when God made promise to Abraham because he could swear by no greater, swear by himself. So, alam, ano ba yung swear? Ito, ito. Baka hindi natin alam, pero nabanggit ko na ito last time. Bakit sumusumpa yung mga Hudyo? God, do to me and ano yun? And more also. Yeah? Eh, lagi lang ba, good. God, do this to me and more also. If I don't, blank and blank. Yun ang sumusumpa sila. Ganun ibig sabihin, no, sigurado to, gagawin ko to. Pag hindi ko ginawa, ganito na yung gawin ng Diyos sa akin. Yun ang sumpa nila dati. Bakit sila sumusumpa ng ganun? So again, sa James and then sa Matthew, sabi ng Diyos, huwag na tayo sumumpa, di ba? Pero dati, ba tayo sumusumpa sila? Kaya sinabi dito, sabi dito, for men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them to end all strife. Sa Tagalog, pag sumumpa ka na, kunwari, nagdududa ako, sabi ni Stephen, Daday, araw-araw, babasa ako ng Bible, sigurado ka, opo, sinusumpa ko po. Huwag niyang gagawin yun, ha? Pero dati, ganun sila. Kasi, bakit? Para maniwala ako sa kanya. Sigurado to kasi sumusumpa na siya sa Diyos, eh. Ganun ang ibig sabihin nun. Pero dahil mas righteous ang New Testament, sabi ng Panginoon, huwag na kayong mag-ganun. Sabihin nyo na lang, yes or no. Anyway, ang Diyos mismo sumumpa. Okay, kung ang tao sumusumpa ng panahon nila, ang Diyos mismo ang sumumpa, anong sumpa niya? Hindi yung curse, ha, yung ano, swear. Ano sabi niya? Ayan. Surely in blessing, I will bless thee and multiply, I will multiply. Ngayon, kanino to sinabi? Sa mga Hudyo? Hindi, okay. Sa mga anak ni Abraham. Sinong anak ni Abraham? Mga Hudyo nga. Hindi, sabi sa Galatians 3, yung mga mananampalataya kay Jesus Christ. Yun ang mga tunay na Hudyo ngayon. Okay, tandaan niyo yan. Huwag kayong magpaloko yung iba dyan ay gusto nilang, ah, hindi, sa kanila lang yun. Yun ang sabi sa Bible eh. Kahit pa sinabi yung sinabi nyo sa Bible, inano nyo sa New Testament, ang mga Kristiyano, ang people of God of today. Amen? Andahan nyo yan. Maraming kasi nag-oppose dyan, okay? Sabi dyan, sinumpa ng Diyos, pagpapalain kita, Abraham. At yan ngayon ay applicable na sa lahat ng katulad or anak ni Abraham sa pananampalataya at mga Kristiyano yun. At mamaya, tutuloy pa natin yan. Ngayon, ano yung sabihin sa 14 and so, tapos na pala doon, sa 16. Tuloy ko na lang ito, sabi doon sa 16, kaya sila sumusumpa para wala nang away, siguradong gagawin daw niyo yun. Ngayon, Diyos ano nanumpa, sabi niya dito, wherein God willing abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel confirmed it by an oath. Sa Tagalog, ang Diyos gusto niya malaman na tayo ay yung pinangako niya, siguradong tutuparin niya. Kaya siya sumumpa. Okay? Actually, hindi niya kailangan gawin yun, pero yun nga para sa ating consolation na siguradong mangyayari ito ang Diyos mismo sumumpa. Sabi mo, mabayaan ba ng Diyos yun? Hindi, mangyayari yun. Okay? Pag sinabi confirm, sigurado. Sinigurado. At ito pang sinabi dito, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So, kinumpara yung mga Kristiyano ngayon. Sabi dyan, ano doon tayo? Tapusin ko na dito, sabi dyan, we have fled for refuge. Di ba, pag mga Kristiyano tayo, tayo yung mga tipo ng tao na nawalan tayong pag-asa sa labas eh. Kasi wala tayong pag-asa dito. Kahit anong sino, iboto natin. Okay, hindi ito yung magliligtas sa atin, hindi ito yung magbibigay ng ating hope. Hindi ito yung mag-fulfill ng ating mga longings. Hindi ito mga taong to. Maglulukohan lang sila, ba tayo makikisama sa kanila. Kaya sabi dito, para tayong, ano yung fled? Pag sinabing fled, parang tumakas, di ba? For refuge. Ibig sabihin nito, nung ikaw yung naligtas, tumakbo ka sa Panginoon. Lord, ikaw na nga yung aking tagapagligtas. Yun ang ginawa mo actually nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Lord, wala na talaga eh. Lalo yung mga kami, mga medyo matanda nang tumanggap. Yung mga bata, pwede rin. Diba? Ngayon, nung ikaw ay tumakbo sa Panginoon, anong equivalent nun? Ano nangyari sa'yo? Sabi dyan, to lay hold upon the hope set before us. So, ibig sabihin, may pinangako ng Diyos, diba? Pag sinusubihin ka tayo, itong sinabi ng Diyos,
may kapabakal sa impyerno pero may kaligtasan sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ay pangako na sineset natin sa mga tao na ito, may pag-asa tayo, may pag-asa tayo. Ngayon, huwag na kayo magtiwala sa libutan, huwag kayo magtiwala sa sarili nyo, sa religion nyo. Kayo ay lay hold. Okay, doon kayo kumapit sa pangako naman na pinangako ng Diyos. So, medyo malalim doon, pero may kinalaman sa kaligtasan. Kaya sabi sa 19, we hope, which hope, okay, yung hope kanina na ikaw ay maliligtas at ang Diyos ay magliligtas sa'yo at siyempre ibang bagay pa pag anak ka ng Diyos, siya magpo-provide, siya mag-comfort sa'yo, siya ang magliligtas sa'yo sa ibang bagay pa sa buhay mo dito sa lupa. Amen? Sabi niya, which hope we have, meron tayo nung pag-asa na yon. Sabi dito, kagaya ng anchor to the soul. Okay, alam niyo na may anchor, di ba? So yung anchor, minsan sa... nakakita na kayong dagat. Pag andong ka sa dagat, tingin yung ako, patay tayo na sa nang ubaw. Di ba? Di mo na alam eh. So pag inaho, okay, mamaya, wala ngayong hangin, okay, dito muna tayo. Kaya at least alam natin ang coordinate natin, nandito tayo. Kaya ang gagawin nila, mag-a-anchor sila para hindi sila, matutulog sila, walang hangin, pero may alon. So para hindi sila alunin sa Antarctica, ang gagawin nila, di ba? Ihulog nila yung anchor, kakapit yun sa lupa, sa bato. So pag naka-angkla na sila, hindi na sila gagalaw. Amen? So may mga pagkakataon na tayo, especially itong mga batahan na to, di ba, minsan, mayroon talagang face sa buhay nila na, hindi nila namin gagawin, masyado itong mga teenager, masyado mabilis yung acceleration ng inyong encounter sa mundo. Gawin kayo mga kaibigan na ibang-iba yung pananampalataya, baka maka-encounter kayo ng witch dyan, ganun dami na sa internet na ganun eh. Iba-iba. Hindi mo na nga alam ngayon kung saan mo i-angkla yung pananampalataya mo. Di ba? E tapos, hindi ka pa attend minsan ng church. Salit na ma-confirm ka na salita ng Diyos, ano nangyayari sa'yo? Parang kang tinangay. Uy, nasa niya si member natin dati dito. Ang dami na sa mother church. Wala, ito yung dati nagpapakanta. Meron kaming ganun nun. Saan na ngayon? Ayun, ginugol po yung asawa. Ano nangyayari? Kasi hindi na siya nag-angkla eh. No? Tinangay na. Kala mo, maaaring ligtas pero sobrang backslided. Amen. Kaya kinungo pala dito yung pangako ng Diyos, pwede mo pang hawakan yun kasi parang yun ay angkla ng ating kaluluwa. Sabi niya, sigurado, both sure and steadfast, which entereth into the within the veil. So, ba't may kinalaman yung veil? Medyo malalim pa yan, pero ibig sabihin lang noon yung sa kaligtasan ninyo. Amen. Kung ligtas ka nga, ba't kanya hindi liligtas sa ibang bagay? Amen. Kasi kinukumpara sa Hebrews yung dating tabernacle sa langit. Okay? Masaka na yun. Okay, medyo malalim. Pero yun lang sinasabi sa atin, meron ba kayong na-encounter na depression? Na minsan parang kayong maniwala sa pinipreach, sa salita ng Diyos? I-anchor mo lang yan sa salita ng Diyos. Hindi ka na iniwala dyan eh. Well, may faith ka pa rin. Yung maganda yung pagkaligtasan, ang comparison nito, yung Bible, parang mapa. Okay? Parang malaman mo kung saan ka pupunta, basahin mo. Kasi minsan, ang hirap. Paano kung madilim? Diba? Meron kang compass. Ang kinukumpara naman sa compass, yung kaligtasan natin. Kahit anong mangyari, kahit di mo na malaman, sinabi dito, may bundong, tapos sa kaliwa. Diba? Litong-lito ka pa rin kahit may mapa ka. Kasi may kanto rin dito, meron din dito. Doon ka sa compass, sa isa-isa lang nakatulo yun lagi sa north. So hindi ka kung meron kang compass, kung ligtas ka, amen, mananavigate mo pa rin yung buhay mo. At ang Panginoon ay nagsabi na hindi mo dapat ma-depress kasi meron tayong strong consolation in the Lord. Amen? Amen. Let's pray. Para maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nag-assure sa amin with full assurance na inyong paggabay sa amin ay andon at hindi kami kailangan ma-depress na sobra-sobra katulad ng iba na wala ng pag-asa pa rin sa mundo. So pray na kayo po ang aming nagpagligtas, kayo rin po ang mag-guide sa amin sa ibang bagay pa po sa aming buhay. Umating kami sa point na kami nangihina, Panginoon, yung mga tagumpay, tapos later, paasan ba to, Panginoon? We pray na
We just trust you, Lord. And again, kung merong kailangan magpahinga ng konti, mag-enjoy, let us also do that. But hindi kami aalis sa inyong boundary, Panginoon, sa inyong kalooban. Hindi kami naalabas, Panginoon. Malalati, Lord, sa aming baptism next week, Lord, di sila mahadlangan. Sila po'y gagabayin niyo, Lord, as they trust you also, Lord, na yun lang po ang aming gagawin, dapat gawin sa inyo. Ibang bagay po'y susunod na rin at magtatapat kami. May pangalati lagi. May papinupuri na, pinasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.